kailangan din ano nakita ko dito sa kailangan natin maging patient. Kasi kung mag-share tayo at kung mag-aaral tayo sa salita ng Diyos, kailangan natin maging patient. Hindi naman lahat overnight mahayag sa atin. Kailangan natin maging patient. Kailangan yung ano eh, minimum yung sa pagiging bayan, kailangan maging patient din tayo. Kailangan genuine yung faith natin kasi diba, faith versus our patience natin din sa Bible. Kaya yun, papasalamat ako ngayon kasi patuloy niya ano, na binibigyan na ako ng very empty na nakapag-share ako sa mga kaklase ko at may investor ko dito dati. Kaya yun, papasalamat ako sa
humble. Binabal ko po lang sa salamat sa family. Sharing niya sa ano sa buka ko sa mga sagot niya sa mga kata kay Mutanto Kogyo series yun parang yung tingin na Mr. Nora talaga nang gasa ko dahil marami ako nakita lalo na yung ano yung ginagawa ni Cain yung pag-aalay talagang ginagawa talaga ni Cain tama diba pinaturo ng magulang Adan, Eva yung naturo eh pag-aalay talaga ng tupa nag-aalay ni Cain revelation, ang wala sa revelation ba, ay yung gusto niyang ibahin. So, nalibigay sa akin yan, kaya gusto niya gawin puta. Pero originally, nung maligit pa sila, talagang inutusan niya na Adan na pag-alay niya lang kanilang mga gulang na puta. O, kaya kaya lang, gusto ko nun. Kaya, may mamaya yan sa ating batas, makakilawan sa atin. So, marami, sa mga na lang, parang kayo makikinig. May edify, may pupunta sa Kenya, may lalo ko yung Lord is the Word. Kaya binabal ko lahat ang presyo pa kayo noon. Pinagpasalamatan ko ang Panginoon. Una sa lahat, yung hindi mo masuntungan yung doktrina. I mean, una sa lahat, yung masuntungan mo yung sinasabi ng propeta na having the right spirit. Kahit nga daw, mali kung ano man yung aral na dala-dala mo, mali man yan, dahil tama yung espiritu mo, dadalhin ka niya sa tama. At yun ang napaka-importante, which is, sabi kasi hinahanap lagi, kung magkaroon ka ng tamang aral, magkaroon ka ng tamang doktrina. Pero sa kahahanap mo pala, yun yung nagdadala sa'yo para ka tumigil sa katotohanan. Dapat pala natin lagi check ang sarili natin. I-check natin lagi ang sarili natin. Kung tama ba ang spirito natin. Sabi ng prophet, check mo lagi yung motive mo, yung objective mo. Bakit mo ginagawa yung isang bagay. So, salamat sa Panginoon. Hindi ito kung sa mensahe para ito ay pasensya ng mga tayo. Salamat ako sa Panginoon. Ha, ito ako po yung mga gawin natin yung mga dapat na napagawa sa atin ng Panginoon. Ano man daw yung hingin natin sa Kanya, ang pananampalataya natin, yun ang mag-aangit ng Panginoon para tumunin yung Kaya nga, ang bisahe ay hindi pa talaga sa lahat. Para lang talaga sa mga Pinitinati natin. Sa tayo sa mga Pinitinati natin na ano ko na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay, buhay ang pag-uwi ako, my brother Joel. Nagpapasalamat din ako na tunay niya na hindi nawawala yung gawain ng gawin ko siya nagpapalakas sa amin. Spiritual at mga patuloy namin na overcome.
lahat ng pagsubok, yung mga bukso, yung mga gawa ng kaaway. Subok na kaabang na lagi. At tunay nga na lagi, dapat malaksin natin yung Espiritu natin. At kanya, pakainin natin lagi na salita ng Diyos ang Espiritu natin. Para kung man yung madumating sa atin, lahat yan ma-overcome natin. Kaya kung may gusto na pasalamatan ng Panginoon. Amen. Nakikinig ako ng sharing ako kay Pastor Marcano. Na-remind sa akin yung dati na pinipinig sa Pastor Villagorza. Yung Royal Priesthood. Nakikita kasi binabanggit yun. We are a Royal Priesthood. Diba? Way back pa doon sa Beyond the Church. Ngayon, nung nagkaroon na ng Bride Ministry, parang naisang tabi na yung Royal Priesthood, diba? At na-record sa akin, yung dating mensahe yung minimetod yung Pastor Villagorza. Kaya sabi ko, kung yun ang Panginoon, ang lahat ng bagay ngayon ay... Pabili ng Pendleton. Oo, lahat ng bagay ay nagtutok ko, magtatalimitan niyo. Para ang kasulatan ay magtuloy-tuloy, diba? Sabi nga, mag-grant in so, salamat sa Panginoon. All things work together. Yun pa yung nalitin sa akin. Yung pagiging life pala natin. Sa saldote pala yun. Kaya pala yun, di ba? Kaya pala sa dito. O yung Melchizedek. O, yung Melchizedek. Tayo, mga fish pala yun ang hiwaga sa Melchizedek. Hindi nakita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Booklet. Pwede nyo maabot
mo kapag meron kang faith at saka kung ikukumpara mo sa mundong to, may mga bagay ka talaga na, na makikita kapag meron ka ng pananampalataya. Kaya yun parang pinaka pwede mo pang hawakan dito para magkakasama mo ako sa Panginoon dahil dito. Ano, itong mga nagdaang linggo, marami kaming pagdaanan. Una, nakagat yung kapatid ko na aso. At nilag na si siya doon. Tapos, yun naman yung sitwasyon ng nanay ko na may karamdaman. Pero alam ko naman na walang imposible sa Panginoon. Minsan nakakalimot ako na nagdataan ako sa tents, nagdataan ako sa pagiging nagpapalik ako, kagaya nung nangyari ng kapatid ko. Salamat na ako sa Panginoon na dyan yung mga paalala niya. At gumagamit din siya ng mga tao para magbigay ng mga kapatid sa akin. At nagpasalamat din ako kasi nung simula kong pagkakot dito sa mensahe na nakita ko yung respeto ng tao sa akin. Sa school ko pala, nakikita ko kung paano nila ako sa nakikita ko kung paano yung kasi nakikita ko yung difference na treatment nila sa iba sa treatment nila sa akin. At yun yung mga pabulay-bulayan ko so, na may respect talaga na hindi pa ako nagsasalita. Andun ay alam nila na, ah, ganito siya. Alam nila yung kung anong kuhasin sa ako, kung napak na mission, sila na mission na sabi na religyosa daw ako, kaya sabi ko, alam ko naman sa Panginoon kasi tuloy na makapangyarihan yung mensahe niya. Na kahit di ka magsalita, talagang yung mga tao na mismo yung mag-aano sa'yo, magbibigay ng pagdalang sa'yo. Dahil nakikita nila ko yung isinabubuhay mo eh. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sabi ka, dun sa mensahe, with the God of Lanam. Separate yourself sa mga unbelief na bagay. At yun yung ginagawa ko. Pero hindi mo maiiwasang makihalubilo ka. Huwag ka lang makikipag-partake dun sa mga bagay na hindi na maganda, na taliwas at sa ng Panginoon. Kaya lang po sa Panginoon ko. And then yung mensahe niya na nakikita ko yung paalala, yung sa tuwing nakakagawa na ako ng maganda. Lagi kong pinapanalangin sa Panginoon na yung paalala, isang malaking bagay sa kaya lahat ng kapurihan niya. Amen. Basta bukit. Ay, wala kang nalang mo, Pete. Okay na po yun.